Hi guys, good morning. Today is July 13 and it's the pre-selling day of 17th Be The Sound concert here in Manila. Today kami possible na makabili ng ticket since magpa-register kami dun sa Live Nation na website. So may account kami dun. Kasi yesterday is yung pre-selling for the membership. Unfortunately, hindi ako nag-renew ng Karat membership ko. So hindi kami nakabili ng ticket kahapon. Pero ayun, today naman is yung for the Live Nation members. Sana makabili kami today. Tomorrow naman yung start ng selling for the general sale. So yeah, ayun, we'll update you guys na lang. Sana makabili kami ng ticket. Ayan guys, so nandito na ako sa office. As of now, naka-load na yung Live Nation and SM Tickets account ko. So nilog-in ko na both. Para mamaya mabilis na lang yung pag-login ganun. Hi guys! Today is July 4th. Selling 4:18 na ticket. For 18 a.m. na po. Ay, ang ganda ng phone. Basta ayan, past 4 a.m. na. Pupunta na kami mall. Eh kaso, ang bakalang Josephine. Ayan, si Josephine. Tinatawagan namin. Ayaw, sumagot. Yan na naman siya guys. Wala na naman siya guys. At pero wala kaming kasamang bago. Oo, may iba pa kaming kasama, sina Ira. Wow, may bagong recruit. Charisse! Ano ka na, Josephine? Yuyugyuging ka namin pagdating mo. Makulit ka. Sino yung pa-backdown ni Bakla? For the wait lang kami dito. Sana makabili kami ng ticket, guys. No, for the cabin ako. Ikakwento namin experience namin through ano, guys. Okay, be right back. Ayan, for the tagal si Bakla. Marian, sabi mo yuyugyuging ako dito. Hi guys! So, nandito na kami. Hello! Yung bagong recruit namin. Si Ira po. And yung friends. Si Joyce tsaka si Aliyah. Hello po! So, ayan, nandito na kami sa Santa Mesa. And hinahanap namin yung pila pala. Para mag-start na kami ng queuing. For the kaba. Charisse. Crowd across the way. Was on your face and then I'm from the 80s. Someone keeps blocking my way. I can't feel farther away. Wait on a moment to say that I want you. You know that I want you. Been four days since nung ticket selling and today is July 18 and yung ticket selling for the general sale was last July 14. 4 days na po kaming walang ticket. 4 days na po kaming ganito. Mayroon na kayo tagal ako. July pa namin to sisimula. Pero yun nga guys, July 12 kasi nag-start yung ticket selling for Be The Sun in Manila. And nung July 12, yun yung for Karat membership. Unfortunately, hindi ako nag-renew ng membership ko. So, hindi kami nakapag-avail. Wala kaming chance makabili nun. And then, July 13, Wednesday. Pumila kami sa online. Oo, pre-selling yun for the Live Nation Philippines members. So, naggawa kami ng account sa Live Nation, sa SM Tickets. Para makabili kami ng ticket sa second day ng pre-selling. 9 o'clock simula una ng una sa Live Nation, oo. Tapos, kapag nag 10 a.m. na, dun magdadirect na siya sa SM Tickets. Tapos, dun na mag-start yung queuing number, no? Tama. Tapos, ang pinakamababa kay Josephine kasi 9K bata siya, gano'n. Okay. Tapos, ako sumunod na sa 16. Oo, 16. 24,000 yung pinaka, ano namin, kay Josephine yung pinakauna. Pagpasok niya, wala pa rin siyang ticket na nakukuha. Kasi unavailable lahat. Kahit yung mga VIP, wala eh. True. Tapos, hanggang Gen Z, unavailable.
refresh kami ng refresh. Oh, tapos pagpasok ko, wala pa rin mga ticket. Unavailable pa rin. Oh. May lumilitaw na paunti-unti. Kaso pagpipili ka na ng seats mo, walang lumalabas. Nawawala siya bigla. So parang mabilisan siya nakukuha ng ibang karat na naghihintay din. So ang ending, wala kami wala nabili kami nung second day ng pre-selling nung July 13. Wala kaming tulog nun kasi pagkatapos nung pre-sell na yon. Kaya bukas na madaling araw, yun na, pipili na kami sa SM Mall. Oo, July 14. Para sa general sale. Ayun nga, July 14, doon na yung general sale. Meaning, open na siya sa lahat ng audience, kahit kanino, sa mall, sa online. Akala namin, doon na kami makakabili ng ticket. Kasi, dati naman sa mga experience sa, oh, natin. Sa past two concerts namin, na doon kami sa mall bumili. Oo, nakabili naman kami nakabili ng mapayapa. Pero, true. This time, wala kaming nabili kahit isang ticket. Yun so, yung masaklap. Kasi, ang tagal namin ang hinintay, after ng pandemic, nag-hope talaga kami bumalik yung 17 dito. And ngayon, bumayak na sila. Kaso, wala naman kami nakuhan ticket. Sa totoo lang, ang daming ganap nung July 14. Totoo! Talagang hindi ko alam kung saan namin sisimulan. Totoo, kasi hindi namin alam kung saan kami bibili ng ticket kasi ayaw na rin namin sa Lucky Chinatown since natry na namin doon and nagka-crash nga din yung website. Nag-try kami sa Better. Tapos sa SM Manila din, hindi na namin tinry kasi nga sa... Ayaw na rin kami yung past experience doon. Na ayaw din namin. Okay. Tapos sa SM Makati naman, kinonsider ko din yun kasi malapit din kami doon. Kaso, iba nga ang alas 8 pa lang ng gabi ng July 13, may nagka-camping na sa loob. Tanghali pa nga lang. Tanghali pa lang. Nag-post na sa Twitter. So, ina-expect namin na marami ng tao doon pagpunta kami. Sa San Lazaro. San Lazaro talaga yung first option namin. Kaso, eh, may friend ako noon. Ayan, shoutout kay Felicity. Ayan, wow. Hello. Siya yung kausap ko kasi malapit siya sa SM San Lazaro. Magkikita kami doon kasi nga, takala namin doon kami bibili. Mm-hmm. Eh, kaso nauna siya sa amin, alas 8 pa lang ata nandun na siya. Pang yes. 17 na siya noon, ang dami na. Pagdating ng madaling araw, 100 plus na sila. So, true. Hindi na kami pumunta doon. Kaya nagkaroon kami ng pangalawang option na mo. Oo. So, which is yung SM Santa Mesa. So, sa SM Santa Mesa naman, wala pa kaming experience na ticket selling doon. So, kinonsider talaga namin doon. Tsaka bukod doon, nakita kasi namin sa Twitter na hindi allowed doon yung camping. Mm-hmm. 6 a.m. pa sila mag-i-start ng queuing number. 4 a.m. dat kami pupunta doon. Ang ending, magpa-5 na kami nakapunta. Mm-hmm. No? Pero nakarating kami doon 5:16. So, mga 20 minutes na biyahe. Tapos, pagdating namin doon, may mga inaayos na yung pila. Na. Kasi, syempre, magsi-6 a.m. na. Magpapapasok na sila doon sa parking sa taas. Kasi dun yung pilahan. Yes. Tapos, ayun na. Naglista lang kami dun sa carat na nag-organize. Mm-hmm. After nun, pinakakit na kami sa taas ng pilahan. Yung sa listahan na yun, unofficial pa yun, naayusin pa sa taas, no? Ililista lang nila yung name, so, tapos kung anong oras tayo dumating. So, after namin umakit dun sa 4th or 5th floor ata ng parking yun, dun na sila nag-start magtawag ng mga names based dun sa oras, sa ng, oras pagdating. Ng pagdating. May dalawang pagpipilian kasi dun, isa sa depth store ka bibili or sa cinema. Kami, ang napili namin sa department store. Sa pila. 40 plus kami sa pila ng mga Dep bibili store. Sa department store. Maayos na yun kasi na-arrange na base kung actually, saan kami store. Actually, tuwan-tuwa kami nun promise kasi 40 lang. Hindi pa ganun kahaba. May hope pa kami sa loob namin. Makakuha kami yung ticket. Kaya nga eh. Tapos, nung pinapasok na kami sa mall, medyo naging magulo yung situation kasi by section yung pinapapasok dun sa mall. Tapos, nung time na kami na yung papasok, yung section namin, yung parang line namin. Oh, doon na nagkagulo. Punta kami sa cinema. Doon kami sinamahan ng guard papunta sa cinema. Eh, hindi naman kami dapat doon kasi nga, yung pinili namin, department store. So, ang ibig sabihin nun, pagpunta namin ng cinema, 80 oo. Plus yung pinakadulo. Kasi, doon kami napunta. So, ibig sabihin, 83, 81. Imbis na 40 plus lang kami, napunta pa kami sa 80, guys. Sobrang gulo. Pinaglalaban namin yung doon sa mga guard, sa mga nag-a-assist doon na doon kami dapat sa department store. Eh, kaso, medyo, sabi nung mga nandun, oo, mag-settle nila, na daw, ganyan-ganyan. Kasi, assist naman daw lahat, ma-accommodate. Kasi doon na mag-start yung official queuing kasi, diba? So, hindi talaga kami pumayag, guys. Kasi tignan mo, 80. Uh-huh. Eh, pang 40 lang kami. So, parang palahat eh. Oo, dumoble yung number namin. So, hindi kami pumayag. Alam mo kung anong ginawa namin? Shoutout sa mga nakasawa na kami doon. Kasi hindi na kami pinapababa eh. Oo, bawal na bumaba. Ang ginawa namin nun, dala-dalawa muna bababa. Tapos, pag nakababa na yung dalawa, success. Susunod muna yung dalawa. Tapos, nung time pa
inaamoy. Ay, oo na tayo. Pangatlong pair kami, ganun. Kami, ganun. Napansin na kami nung guard, sabi oh. Ma'am, wala na pong bababa ah, ganyan-ganyan. Kapag bumaba kayo, oh, wala na pong maakyat. Sabi niya, sabi ko, Rachel. Ay, mag-withdraw lang po. Mag-withdraw. Ganun, na siguro ni Kuya, nalilipat tayo sa department store. Kaya sabi niya, oh, akin na yung queuing number niyo, ma'am. Sabi ko, ah, sige po. Binigay ko yung ano, queuing number ko. So, ayun, bumaba kami. Pagbaba namin doon, nasa 50 na kami noon. So, mas okay yung kaysa sa 80 plus na queuing number. True. So, pumila na kami doon sa may upuan. Shout out kay Kuya yung nagbabantay doon ng mabait. Mabait si Kuya. Hindi niya kami tinanong kung saan kami galing, kung ba't kayo nandito. Talagang binigyan niya lang kami ng number, tsaka yung sulatan, no? So, ayun na nga, guys. Nakaupo na kami ng maayos doon. Nagsistart na yung selling noon eh. 10 a.m. plus na rin kasi noon. First 5, pinababa doon sa department store. Ito na. Parang nawawalan na kami ng pag-asa kasi parang mayat maya nagaanang si Kuyang mabait na guard na wala na po, ma'am, sold out na po, ganun. Ako naman, sa isip-isip ko, parang hindi pa yan. Yan refresh lang yan, refresh. Kasi parang nasari na kami dun sa nangyari nung pre-selling kahapon na mabilis na sa sold out. Pero nagkakaroon naman unti-unti nag-open habang nagre-refresh. Tapos ayun, naghihintay lang kami dun, no? Parang for the orlock pa nga ulit ako dun, eh. Kasi alam ko, makakasecure na ako ng ticket, kaya natulog na. Oo, naghihintay na lang talaga kami nun. Tapos, wala pa kami kain nun, mga ano na yun, 11. Oo, 11 plus na din. Parang hindi na nga umusad yung pila namin. Parang ano, yung 5 na yun na pinapunta doon. Ayun pa lang yung bumababa. Parang maximum na siguro yung 10 na pinababa para makabili. Pero parang isa o dalawa isa pa lang din yung makakabili sa branch namin na Santa Mesa. Kaya ayun, parang nawala na kami ng pag-asa na makakabili kami. Kasi imagine ninyo, sa loob ng 10 pinababa na yun, parang isa o dalawa pa lang yung nakakabili. So paano pa kaya kaming nasa mga 50 plus na number? Sa Santa Mesa, feeling kung dalawa lang nakabili. Oo, mga ganun. Mga ganun. Kung ang dami pa namang tao sa Santa Mesa. Simula dun, guys, nawalan na kami ng pag-asa. As in talaga, sabi ko, ano, hitlo. Oo nga, as in parang kawalang gana na magbintay. Sa tutulong naiyak na ako. Iyak tapos tulog ka onte. Parang niyadaan na lang sa tulog yung iyak. Wala na kami ginagawa nun eh. Naghihintay na kami. Nagsiselfone na sa Twitter. Tapos nakapila din ako sa website nun. Alam nyo ba kung pang ilan ako? Yung laptop ko, 120,000 plus. Tapos yung sa cellphone ko, 80,000 plus ata. Diba ang lala nung ticketing, nung queuing number sa website? Ang lala sa website, ang lala sa mall. So tutulong, pagod na pagod kami ng guys. Talaga nga namang walang tulog. Oo, kahit kami. Anong seat, parang walang ano. Oo, ang lala talaga. Sobrang worst ng experience namin sa ticket selling ngayon. Kung ikukumpara dun sa dati namin mga experience. Mas nakakapagod yung ngayon, guys. Sa old to you. Alam nyo, ang pagod ka na. Wala ka pang ticket! Oo, dahil! Buti sana kung pagod ka, may ticket ka na. Wala, iniinis ako. So, ayun guys, ang ending nun. Kumain na lang kami. Kasi nagugutom na nga kami, wala pa kami kain. Kumain kami dun sa food court. Sa taas sa cinema yun. Kung nakita nyo, wala naman kaming clip sa Mr. Kimbap. So, kumain na lang kami muna dun. Tapos, after namin kumain, ayun, naglibot-libot na lang kami. Oo, pumunta kami sa department store. Pumunta kami dun sa dep store. Tinignan namin yung situation dun. Kasi pagbawa mo pala dun, pipila ka pa ulit. Oo, may mga naghihintay pa rin talaga dun. Nakakawalang gana. Talagang nawala na ako ng gana nun. So, yun yung ticket selling experience namin for this concert. Akala ko magiging vlog natin eh, may ticket na tayo mapakita. So, yung i-share namin sa inyo, guys. I-share namin sa inyo. Pero unfortunately, wala kami mapapakita kayo. Pero ayun, guys, sobrang thank you so much sa inyo lahat na nagme-message sa amin. True, nakikita namin yung mga message. Oo, Twitter, tapos sa IG din na nag-DM. So, grabe na pala ang impact ng video namin sa inyo, guys. Sobrang na-appreciate namin yun, guys. So, thank you so much sa message nyo. And don't worry, guys, patuloy pa rin ang paghahanap ng ticket. Tama. Patuloy pa rin ang pangarap. Hindi kami! Patuloy ang pangarap! Hindi tayo tinuruan ni Esgrups na mabilis lang sumuko. So, matigas ang ating puso. Patuloy pa rin kami sa paghahanap ng ticket. Hanggat wala pa October, maghahanap kami ticket. Kaya nga, oo. 3 months pa, guys, before yung concert. So, hopefully, may mabili pa kami ticket before the day. Ayun, guys. Yun lang naman ang gusto lang namin i-share yung experience namin sa ticket selling ngayon. Kung wala na talaga. Kung wala na talaga. Team Labas. Oh, Team Labas, don't worry, guys. May vlog pa rin tayo, guys. Team Labas na. Congrats pala sa mga nakabili ng ticket. True. Deserve yan. Deserve. Sa mga hindi nakabili ng ticket, katulad namin, patuloy pa rin Labas. O kaya, maghanap pa rin kayo sa Twitter or kaya, basta be careful lang sa mga scammers. Sa mga scalpers. Sa pagsasend ng money. Sa mga, guys. Kasi online transaction yun eh. Double check nyo pa rin ah. Huwag yung bili kayo ng bili. Mag-request kayo ng valid ID. Thank you so much for watching, guys. And I'll see you on my next one. Bye! Bye.